Good day everyone! This is the Pop TV and welcome po sa aking channel. Bring that ass back like a boom 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 boom. At ako po ngayon ay nasa Depend Central Office sa CO. So medyo lang katatapos lang po kaming i-swab test para po sa biyaheng papuntang Baguio. And of course, siyempre, habang nag-iintay kasi ang travel po namin papuntang Baguio ay alas 4. So habang nag-iintay, dito muna ako. Nakainip sa loob. Bawal kasi lumabas. Walang tindahan, walang mabilhan. Wala, sarado din kasi yung tindahan dito. Anyway, ito po yung tagiliran ng central office. Hindi ko na kung ano ito. Ayan. So, for the meantime, dito muna ho ako. Then, after this, alas 4, punta ho kami ng Baguio. Travel ho kami ng Baguio. So, maganda pala dito ang lugar. So, yun ho. Balik na ko doon sa aming tinigilan ni Sir Domel. Ayan, may iba'y nagdadatingan na. Kasi alas 4 ho ang aming alis. So, bahala na kung ano man mangyayari. At least, safety pa rin po ang aming lakad. Alam. So, yun ang iba namin kasamahan. Sa DepEd TV na pupunta. So, for the meantime, palikuhan ko kayo pagka may nasa biyahe na. See you and have a nice day. Ito po yung first time ever ko makakabiyahe na libre lahat. Okay po, bye-bye. Palikuhan ko po kami mamaya. Kami magkasama na Sir Dom. Punta kami doon sa akin kaninang pinuntahan. Kami lang ang... bali tayo ilan. May taga San Juan ano? Taga San Juan, Batangas, Taisan, meron. Pero sa ano din, sa dagatan din nagtuturo ano. So yan po ang aming... Habang naghihintay kasi alas 4 po kami bibiyahin papuntang Baguio. Wala po yung bus namin sasakyan. Naplatanda po yung likod. Yan ho yung aking kahunta at kakwentuhan. Yan. Pulang-pula. Pati yung uso, mapula. May lipstick. Maganda dito, Temu. Ano kaya ito? Hobal. Hobal nga sang sakop. Ano yung mga ilaw? Ano? Ilaw talaga siya, no? Ito ilaw, ano? Yan, ilaw din yan, ano? Tsaka, ayan. Tapos, yan ito. Ano yun? Pinaka-satellite, ano? Signal, no? O repeater, yan, no? Yan, sige. 8 hours later. Yan, dito na po akong Baguio. Ayan, so nice thing. Ayan po ang aking mga kasama, mga taga DepEd TV. Ayan po. Oh, grabe. Malamig kahit na ito pala yung aming bus. Ayan. Natuwa naman din eh. Ano? Ano yan mga kasama? Ayan ho sila, yan sila, yan lumapit na. Yeah, maganda, maganda ang panahon din eh, medyo... hindi
mainit. Yeah, hindi ko limlim. Mainit siya. Magandang araw. Pero hindi naman siya masasabing mainit siya. Naka-jacket pa nga ako. Sobrang lamig. Grabe. Take ko lang yung aking mga kasama sa loob na nasa trials pa. Kasi dumadaan muna dito sa trials o sa Camp Janhay ito. Camp Janhay po ito. Yan. Kasi dito mo bago pumasok ka muna ng kabayanan, bago ka makauli, tandaan ka muna dito. Kasi pag kasi yun ay protocol dito, safety protocol. So dapat we have to, kailangan tayo sumunod sa kung ano man yung pinatutupad sa lugar kung sa pinapunta po. Ayan. Lumig. Yun ang isang kasama. Cam, parito ka. Ano, nanliit na sa lamig. So yan. Kumusta ka? Hindi ka nag umuli o hindi pa? All day kayo umuli eh. Ayan ho siya yan. Yan ho ang pinakapugi sa Lemery Pilot. Chick boy! Ah, grabe. Kaso lang ay hindi pwede kasi kahit kami ay instructed na hindi pa sa pwedeng umuli o masyal. So yan ho yung lugar, ang Camp Janhay. Kasi pag umuli ka ay baka madali tayo ng ating lead, ano, pinaka lead na taga central office, lead office officer na taga Cavite. Yan. So yun. Bigyan lang sipunin ako kasi yung maagang gising kanina, which is 1 o'clock in the morning, biyahe agad dito. Hindi sanay ng ganun biyahe, pero sanay magpuyat. Yung biyahe lang hindi kayanin. Ano po? Yun. So anyway, ako ba yun? Parang hindi. Medyo nangangati itong mata ko. Isang araw pa bago ako umalis. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yan, ang ganda. Ha! Dumuan exit ng pagpunta ng palabas na wayman. Medyo kami dadaan. So nakakatuwa naman kahit sa papanong paraan ay ikaw nga ay nakaka-chill-chill o actually chill kasi bilang bahagi ng bilang party ng DepEd TV. So okay, yung mga ganitong protocol, ganitong mga gawain ay siyempre pag tinawag ka ay susunod ka pa rin kasi ito ay from central instruction, even the travel order. So siguro ito muna yung may bibigay ko sa inyo na input o ito muna yung pasamantala na first day ko sa Baguio. Ito yung pinaka first day ko sa Baguio. So as we go on, i-update ko kayo kung ano ba yung second, third and fourth. Kasi hanggang 19 kami dito. So sana maging masaya ang pag-stay namin dito. Samahan nyo ako sa aking pag-stay and wish me luck. So umuli po. Magandang umaga sa inyo lahat and have a nice day. Bye. 8 hours later. Okay, so magandang hapon po. Today is Monday. So dito na po kami sa Teachers Camp for DepEd TV seminar. So yun po yung aking kasama sa kwarto. Yan. Tulog ko po yan sa biyahe. Then ito ako, nagagawa ako ng aking presentation slides para sa aming inset. Sesend ko pa ho ito sa aking mga kasamahan. And
Nakita ko lang po yung view ng ating aming tinitigilan. So yan po siya. Yan. Medyo magubat. Ito po ay bahagi po ng Teacher's Camp. Kami po ay nasa Bachelor's Building Room 203. So yan, tour ko lang po kayo dito. Ilan pa lang kami dito kasi hiwa-hiwalay naman. So yan, ito ay bakante pa. So yan, wala pa siya nakatigil. Then to yan. So ito sa bago. Yung kasama ko, medyo namimiss ang kanyang jiwawa. Serious. Grabe. Teka. Okay, so this is my second day in Baguio. So, today is around 11. 11 na po ba? Yes, 11:03. Time check. Kapapahinga lang katatapos lang ng aming activity. Then dito ko sa aming quarters. Masyadong malinaw. Ayan. Hindi man kasi nung kalamigan dito. But at least ay hindi rin mainit. Although ang panahon ay mainit, sikat ang araw, buhay ang araw. Hindi naman siya ganun kainit. So, okay lang. Dito kami sa quarters. Katatapos lang sa labas din. Siguro mamaya. Lalabas uli. Then also preparing for my okay, so yun nga po. Yan, so medyo kahit pa paano ay ba yan? Hinga lang po ng konti kasi mamaya ako ay magkagaliok ng isa pang presentation para sa aming inset hanggang tomorrow. So medyo rin lang matagal. Then, ang problema ho ay hindi ho gasino o ganyan kalakas ang signal dito. Then, wala din mapagpaludan kasi bawal nga lumabas. Then, kailangan pa na wala din po dito ang tindahan sa loob. Kaya sabi nga po nung kami ay nag-start ng meeting, kailangan ay bago pumunta dito ay say to eat na may baon na pagkain. Bawal kasi pwede naman bumili kaso lang walang bibilan. Yun ang problema. Sarado kasi ang mga tindahan dito. Kasi yun ay iniiwasan ng Baguio. Si protocol yun na kanila. Instruction. Para nga naman free from COVID. Then after this, sa 18 or maybe 19 ay departure namin going to Batangas. Oh no, not necessary Batangas, in Manila, Central Office. But before that, another swab uli, swab test uli bago kami lumabas at bago makauwi ng kanilang lugar. Kasi yun ang protocol. Kasi from other town to another town or from other country, from other province, going to another province. So, yun lang protocol. So, kailangan mag-swab test bago bumalik. Kasi pag hindi, quarantine ka lang 14 to 15 days. Anyway, maayos naman po dito. Ito yung pagkain. Ano pa ba? Okay naman yung lugar. Siyempre, kung may narinig kayong konting ingay, so doon kasi yun sa may Ovalo. Kami kasi galing kanina. Then, andito na kami. Kanina, nagamasal around 8 o'clock. Then, konti activity. Then, pahinga muna. Dito kami ngayon sa quarters. So, yung isa kong kasama ay nag-YouTube din. Sa labas lang siya. Kasi may target.
location siya, so doon siya kasama yung isa naming TV broadcaster na meron ding YouTube na dito na rin senior. So ayun po, so second day na po namin dito sa Baguio, kasi yung first day namin sa central office, first day and one night. Ayos naman, wala namang nakaiba. Medyo lang pag lumabas ka dito, kinakailangan ay ikaw ay naka protocol pa rin po, naka face mask. Then aside from face mask, kailangan din po na naka gora, no, not gora, yung pong face shield, kasi dito daw po ay nag-iikot yung barangay. Pag nahuli ka, dito ka dadali sa barangay hall. So ganun, bawal. So ika nga, kung saan ka naroon, respect the tradition of the culture ng bawat lugar para walang maging problema, no? So kung yun ang kanilang yung kanilang antikay, so God, let's go for it. So igalang natin para walang problema. So ganun mo po sadya ang proseso. Kung andong ka doon, kung hindi lang ka sa Batangas, yun ang proseso. Kung sila may dumating, so makikibagay sila. Ganun din tayo. So andito kami sa Baguio. So kung ano yung proseso dito regarding the health protocol, so susunod tayo. So para walang maging problema at wala nang marami pang usapin, di ba? So ganun lang po. So wala muna po tayong tutorial kasi hanggang 18 po. And after that, saka lang po tayo nagbawali ng panibagong tutorial. And I think naman, yung mga uploaded ko pong tutorial ay I hope na may mga natututunan at may naisishare ako. Bagamat hindi ganun kaintak o ibig sabihin hindi ganun karami, but I hope na nakakatulong. Lalo na sa technicalities, ano po. Anyway, sabi ko nga, as long as I can, meron po, kasi yung pong, excuse me, meron po kasi akong limang, na siguro mga around, nung ako nasa Batangas pa, that was, bago ako lumipat dito, o not lumipat, no, mag-travel papunta dito, may lima po akong nag-pen, nag-comment po sila sa aking channel, sa aking resetting. So, gusto nilang mag-pa-assist. Yung isa ay from Davao, yung isa ay Masbate, Pangasinan, then isa ay Antipolo Rizal. Parang pong mahigit na 10 yun. Parang may 3 sa Pangasinan, meron pa pong Isabela, Davao, Masbate, Zamboanga. So lahat po sila ay medyo pag minsan naalangan, nagpapatulong pa assist din. So tinutulungan ko naman in a way na mismong direct to the desk kanilang computer na ini-assist ka sa ito pang gagawin. So madali lang, at least nakakasunod. Kasi kung YouTube mo lang ang ipapakita mo na kapag ka nag-request na, sabi nga pwede po bang patulong, at hindi mo tinulungan, para rin wala sa isa'y. Pero kung tutulungan mo naman in a way na for the sake of them, para sa kagandahan, tinutulungan natin. So ganun, ina-assist natin. Hindi naman yung most especially, ginagawa ko lang sa gabi. Kasi that time ay malakas ang signal doon sa mga kalikanila. Ano po, tsaka syempre, trabaho may trabaho din. So priority first. So panggabi naman yung ating ginagawa. So kaya nga medyo, bagamat tayo work from home, siyempre isinasalang-alang pa rin natin. Ika nga ay priority yung muna natin gawain, yung official natin gawain before this. Ano, so siguro po ay mamaya ay dudugtungan ko paglabas ko. Siguro 11 na ngayon, possible ay mamaya ay lalabas na ulit. Hindi ko lang po alam kung anong ang call-up time namin mamaya. Kasi mini-message naman po kami. Okay, so iwanan ko ulo ko, babalikan ko po kami. Sige po. Several days later.